Nandito sila sa ano, nasa Dollarama. Masarap siya, puro ano to. Yun o. Para tayo mag-excursion. Ayan yung dalawa. Ang bilis nila ngayon ha. Nag-ano sila. Ang bilis nila ngayon ha. Pasahero kami. Para pupunta sa excursion. Excursion kami, may mga dadaan. Oh, may mga dadaanan pa tayo, baka hindi pa. Oh. Si Mika, oh, hindi pa nadaanan. Oo nga. Pasok pala si Mika, pre. Pumapasok pa? Bawo. Bawo kay. Papasok pa pala okay. Ano ba naging sana magbagay is na isang week na. Yan oh. Para tayong mag-excursion. Sarap pala ng ano, sarap pala pag ganyang ano, pasaheros. Lakas na ulan kanina, ngayon biglang wala. Umulan kanina? Oh, lakas kayo. Lakas pa? Ay, hindi ko alam. Takbo rin ako eh. Ano, paano nangyari si Martin? Anong oras? Ah, umaga. Nagpayong ka, Martin? No, malaking jacket. Ay, yung jacket na yung sa akin? Hmm. Yung pwede pang ulan yun. Meron ka ba? Dapat yung kanuwa may hood. Di sa akin pwede yun yung dinala niya. Pangbasa yun. Yan, lakas na ulan kanina eh. Siyempre malamig ang tubig. Yan, baka palang ulap po. Parang uulan na naman. Yan. Kompleto tayo ngayon. Magsisimba. Yun oh, dito kami nagkayayaan oh. Sa barbecue chicken. Ano ba yung mga magpagkain din? Ano to, may mga ano to, may maanghang yan. Alam ko, ayoko nito eh. Hindi na tayo mahilig sa maanghang eh. Yun. Ayun o, ganyan pagluto yan o. Oh. Ganun dapat o. Oh. Yan, standard din. Yan. Tahimik o. Oh. Yun o. Know? Nakain na yung sa salad. Makinap ni Martin yung salad na. Muminintag pa si Shakiro. Ito naman ito, ganito ng ato. Hindi mo maulan. Pati mo, lumipat kami. Ganda ng pwesto ron. Pang Korea ng peg, oh. Hatter. Kakataligod pa nga yung server. Ito yung unang ano natin, oh. Picture ko, Winnie Martin. Anong flavor to? Black pepper. Pero may mga mas maanghang dyan. Sili 1, sili 2, sili 3, sili 4. Paanghang na paanghang yun, eh. Pero sili 1. Yan. Hintayin natin ibang ano, order natin. Ano mo, kati mo? Konti lang pala ng rice. Ano pa mag-extra, pero marami, papak na lang tayo, marami naman yun, no? Yan, no? Marami naman chicken natin eh. Okay. Masarap siya, puro ano to. Puro boneless. No? Kaya na. Sakto na yung ahang niya, no? Okay. That's it. At may baon pa kami. Okay, ta. Malamig na. Kailangan naka-jacket. Eh, mag-i-snow na, no? Malapit na pala mag-i-snow. Naku! Iwi na tayo. Ako pala driver ngayon. Akala ko, driver pa na ako ng driver's seat. Ako pala ngayon. Munti ko pang makakalimutan si Winnie tsaka yung dalawang alaga natin na si Sachi at si Chico. Wala na pala silang pagkain. Yan. Buti na lang naisip namin na dumaan dito sa Walmart. Kasi bibili kami ng SD card para dun sa ano, dun sa bagong ano, yung dashcam. Eh sabi ko walang pagkain pala. Ayan. May mga iba na yung mga brand niya. Pero tatry din natin. Pag nagka-try ako ng ano, ng bagong pagkain nila, pinakamataas na 8 kilos. Kasi kung di man siya maubos, at least hindi masakit sa bulsa. 'Di ba? Ng mga $14, tsaka $11 kasi bagong brand. Mali natin magustuhan nila, 'di ba? Pag nagustuhan, yung malaki na bibili natin. Ayun. Check natin dito yung nawala na yung binibili ko nung dati. Ano, All Roy. Para sa mga yan, sa mga chikiting natin na ano, aso maliliit lang. Kasi maliliit lang yung piraso niya. Shoki Winnie naman yung malaki ng ano ito. Yan, All Roy, 8 kilos. Tatryin natin yan, $14.
Tsaka $11 yan. Para kung sakaling din nila magustuhan, hindi mura lang, di ba? Yan. Bibili tayo ng tag-isa niyan para matry natin kung gusto nila. Pag dito kami, mga katin dito sa Walmart, ito yung tinitingnan namin. Yung nasa gitnaan ito na ano, na aisle. Yan. Pag may na-chamba ang karito, puro naka-sale to eh. Yan o. Gaya nito, $5. Yan. Ito, six, bowl lang yun ha. Ito maganda yung bowl na to. Yan, may mga presyo na yan, $3. Bagsak presyo na to. Yan o. Yan, pang grill, pang takip. Ay, pang takip ng grill ste o. Oh. Ay, hindi, malaki to eh. Ito yung pangtakip ng grill kasi mag-i-snow na. Kailangan matatakpan siya. Oh. Laki ng sibo. Nakasave ka ng $17. Yan, yung may mga grill na ganyan kalaki, oh. Pang cover. Kailangan niya yan. Dito yan, oh. Dito ka titingin sa, ano, sa may mga ganyang aisle. Gagaya nito, oh. Sa computer to. $59 na lang. Nakasave ng $39. Ay, ito pang ano to, wala na, pang ilaw to eh, na solar. 17. Ito ano to? Ah, pang cover. Ano, marami rito, mga laruan din eh. Oo, naka-sale. Hmm? Ganyan to, naka-sale din to, ninja. Naka-save ka ng 22. Ninja na siya. Ninja na siya. May ano siya, parang ano, salamin. Yan. Mga naka-sale yan. Ay, lalagyan ng yelo. Yun, lalagyan ng yelo. Ayun, nabagsak presyo itong mga ito eh, pag dito ka. Minsan may nakikita kami ditong gamit na kailangan mo eh. Yan, nakalagay naman niya clearance sale. Okay. Yan, ito, ano, ito lang naman ang binili natin. Uwi na tayo. San? Ano bang battery nun? Tanong mo sa kanya kung yung square ba? May square nun eh. Yan. Yan yung mga binili natin. Yan yung mga rechargeable tayo dun. Yun o. Oh, ginabi na tayo. Matamura tayo ng ano, Dollarama. Bibili tayo ng mga ano, natin. Yun. Ay, bumukas ha. In fairness. Bibilin tayo ritong battery. Kasi nagkapabili si Martin. Ang galing nito. Haba, no? Thermal. Ay, ito ba? Unan ito. Mag-winter na. Kailangan natin ang mga katin. You know, mga katin. Nandito sila sa ano? Nasa Dollarama yung dalawa eh. Nagkataon na ano, pagdating ko, paalis sila. Sumama na tayo. Yeah. Tingnan natin ano dito. Ngayon ako dumaan dito eh. Ah, paglabas sage, ano na, highway na. Ayun, ang ganda ah. Ayun, no? Paglabas niya, ano na rin pala. Ayun, yun yung, doon yung sa Simon's Valley. Ganito pala yun. Ay, dito pala yung ano. Yung gadordas ako, dito pala yun. Yung masarap na pizza. Ah, ito yung ano. Yan o, oh, itong babenta yan, yung mga nandito. Yan. Swan pizza, yan, malakas din yan eh. Ito yung mga pizza nyo. Eh, hindi tayo nakakapag ano ngayon, busy tayo eh. Pag nagka-oras ulit, mag-Uber tayo. Uber or DoorDash, kung ano yung magandang bigayan. Yan, dito kami madalas. Ito pala yun. Pag dito sa Dollarama, ilang mahirap dito yung ano eh, parallel dito eh. Mahirap pag parking, pag sa highway. Ito pala yun. Yan, sa kabila papuntang ano yun eh, pa Costco. Ang bilig na tayo rin, baka hanapin ako ng mga yun. Tinignan ko lang dito yung daanan. Ang ganda kasi, parang may kakaiba eh, pagkadating mo rito, iba yung dating niya. Oh, pag yun dito normal. Normal na lugar. Pagdating mo sa taas, ang galing yun. Ang galing ano. Yan. Nakaano pa tayo. Naka-uniform ng cook. Sa Dollarama, tingnan natin sila. Bumili na kami kahapon dyan eh. Kala lang, ewan ko, ano.
pagka nag-ano sila, nagde-design sila sa bahay, dito sila bumibili. Kasama si Shakira eh. Saan yung mga yun? Yeah, wala pa. Ito yung ano eh. Ito yung dalaramang maano mahaba. Halos lahat na dito. Ayan yung dalawa. Ang bilis nila ngayon ah. Nag-ano sila. Ang bilis nila ngayon ah. Nasa ano agad sila sa payment. Hindi na nga sila sa labas. Hindi pa ako nakaikot. Palabas na sila. Bihira yun ah. Ayan. Tignan natin yung dalawa. Medyo maganda yung panahon pero malamig na. Sa Martes mag-i-snow na eh. Ayaw ay, yung ano. Yan yung dalawa, mabilis nila mag-ano ngayon. Mabilis ngayon ha. Pag walang budget, kailangan mabilis lang. Papa, sabi ko yun yung kotse nila at kami. Trackfinder. Ha? Ano yun? Ako pala mag-drive. Ako pala mag-drive pa. Ako, akala ko, drive. Ano, upo lang ako eh. Ako pala mag-drive? Ako pala. You know, dito naman tayo sa ano, nag-park lang tayo. Dito naman sila sa Walmart. Hindi ko alam kung anong bibili nila. Ayan. Tapos ito, uwi na kami. Sa bahay na lang kakain. Kahapon nung kumain kami, yung mahal eh. Mabot ay 100 yung kinain namin. Parang madilim ah. Yun. Oh, parang madilim dito. Oh, ay nakaano kasi ko. Yung sa mata ko. Ito nga muna tayo. You know, maraming nagtatanong sa atin sa ano kasi nalaman nila ano eh. Tawag dito, sa Walmart tayo nagkatrabaho. Nakita naman nila sa vlog. Eh siguro nagbabalak din sila mag-apply. Yung iba sabi ko mag-apply sila. May referral naman yun. Pwede na may lagay yung pangalan ko dun. Kasi nagkatrabaho naman ako dun eh. Magko-formance na ako ron. Basta masasabi ko lang, yung kung a-applyan nyo yung kapareho nung ano, katulad nung sa amin, ay katulad nung sa akin, meron siyang Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos ang napili, ang available lang kasi Thursday, Friday, Saturday. 10 hours per day yun, overnight. Kasi pag yung alam ko pag pang umaga mga ano na yun eh, mga galing sa loob yun eh, pag yung meron pag may opening sa loob, nagagaling yung mga yun eh. Tapos ano kaya mga full time yun eh, pag opening ganun yun eh. Pero pag yung ganitong part time ka lang sak ano kay closing ka ng overnight na 10 hours, kung katulad ko yung kapareho sa akin ng ano yun, yun tinatanong nyo kung madali ba siya o hindi, sa akin madali siya pag sa cooler. Madali siya pag sa cooler. Ewan ko na sa inyo kung sa akin kasi hindi ako ano, hindi ako makatagal dun sa freezer kasi ngayon kamay ko mabilis. Nagkataka ako mabilis siyang mamanhid. Na yung manhid na napapasok na sobrang lamig. Tsaka yung paa ko, kamay at paa nagsasabayan. Siguro pero sila naman kaya naman ng mga nandoon. Kaya naman matatagal na yung mga nandoon. Sabi nila sanayan lang daw eh. Sabi ko hindi pa ako nasasanay ah. Tsaka siguro, basta sa cooler walang problema. Pero pag sa freezer ka na, kaya siguro may premium siya ng $2. Hindi siya ganun kadali. Kailangan ano, makabisado mo yung box. Kasi nga kailangan mabilisan ka eh, madalian dun eh. Pag na-pick mo siya, kuha, kailangan. Kasi kaya minsan, ang lalaki ng box niya sa freezer, pataas na pataas yun, kailangan maayos mo siya ng maigi. Kasi kung hindi magkakasya siya sa paleta. Madali na, ewan ko lang, ngayon pinag-aaralan ko siya. Kung ako sa ano kasi sa freezer, hindi ganun di o ganun kagaling talaga. Pero pinipilit ko siyang ano, may quota kasi yan, 1,200 bucks na napick mo, kailangan ganun. Ganun din sa ano sa cooler, ganun. Sa cooler madaling makuha yung quota eh. Nakaka-wampur ako dun eh, sa cooler. Nakaka-wampur ako sa araw sa cooler eh. Madali do kasi hindi siya malamig. Tapos hindi ka nagmamadali, hindi namamanhid yung kamay mo tsaka paa mo. Tapos hindi yung nagyayelo yung mukha mo, di ba, ganun. Tapos punong ano ka, yung parang balot na balot ka,
Eh sa akin pa naman ang hirap sa akin, ano, pawisin ako. Kapag ka minsan sobrang balo tapos medyo mabigat yung labuhat mo, kahit malamig yun, napapawisan ka. Mayroon pagpawisin ka pag sa freezer. Yun. Madali siya kung kaya nyo, pero sa akin kasi hindi siya ganun kadali sa freezer talaga, pero sa cooler okay siya. Kaya pag ano, siguro 50-50, ganun. Kaya nakatagal naman tayo ng 4 months, kaya lang kasi ang problema ron, hinahanapan ka ng performance mo ng ano, nung sa pag may quota kasi mahirap. Yan, di ba? Kailangan yung quota mamimit mo. Pag hindi mo na-meet yun, maano ka eh. Like, tatawagin ka sa office kasi totoo naman yun. Parang unfair nga naman dun sa mga nakakakota. Di ba? Kasi baka mamaya, tinatamad-tamad ka lang. Pero ako talaga, gusto kong kumota pero hindi ko mahabol eh. Dahil nga hindi tayo tumatagal dun sa ano eh. Nauubos yung oras ko dun sa kakapag-heater. Kasi pinabayaan ko siya, napakasakit. Yung alam niyo, napapaso na yung kamay niyo. Kaya sabi ko, nauubos yung, minsan nga, hindi na ako nakapag-break nung huling break ko, yung 15 minutes break ng huli, hindi ko na ano, kasi naghahabol ako ng quota, pero hindi ako talaga makahabol. Eh ito, bukas, sana bukas, makakuha ko siya. I-check ko muna kung kailan, bibilisan ko ba, o ano, ganyan. Yun lang. Basta sa mga nag-ano, try niyo mag-apply kasi, may kanya-kanya naman tayo ng ano eh. Ng style ng trabaho. Kasi iba nakakatagal doon, 'di ba? Mga pinidi niyo, makakatagal sila eh. Itatak nga ako sa kanila, sabi ko bakit parang ako lang yata yung ganitong ano eh. Yung ganitong hindi tumatagal sa freezer. Pero okay rin. Unti-unti, inuunti. Nakaraan naka 900 ako. Dito 200 na lang short ko. Pero hindi pwede, kailangan talaga makakota ka eh. Sa 10 hours mo kailangan maka 1-2 ka. 1-2. Yun ang pinakasagad mo, 1-2, kasi yun ang pinakakota niya. Hindi pa tayo gumagano, pero doon sa cooler, kaya natin. Yan. Yun lang ang masasuggest ko ron. Di, pagka gusto nyo, eh, apply kayo. Para ma-check nyo rin, kasi may 3 months naman yan eh. Kasi ibang mga kabas ko, ilan yung mga kasabayan ko doon eh. Hindi ko na nakikita eh. Ako lang talaga yung tumagal doon eh, na nagtsatsaga eh. Kasi tatlo kami noong una, tapos hindi ko na nakita, tapos may mga bago uli. Hindi ko naman nakikita. Sabi ko saan, hindi yata nagtutuloy iba. Pero try nyo rin, kasi tayo mga Pinoy tayo, matyaga tayo. Kasi puro Pinoy lahat nandun. Talagang sila yung matyaga. Yan, pag ano, ganun lang, walang problema naman yun. Pero hindi siya madali talaga. Mahirap na mahirap pag sa freezer. Yan, para hindi kayo maano ko man, mag-apply kayo. Sinabi ko, hindi mahirap, di ba? Maganda rin, alam nyo na agad. Bago kayo mag-apply kasi, kaysa magating doon, hindi nyo itutuloy, di ba? Baka mapangat yung record. Yan. Hanapin ko muna yung dalawa. Nakapagkwento na ako, hindi pa nakita ko nasaan yung mga yun eh. Ikaw baka nagabayad na yun ah. Naiwan na naman ako. Ayan pala yun. Store ba ka? Nag-vlog ako eh. Hala. Hala, pababa ah. Pahiga, ba't ganun? Peke. Ang dumi na ng muka. Tama na, marumi na. Hala, palitan mo. Wala na ba? Palitan mo yan. Pati na mo, dumi-dumi. Wala naman tayo pag-uwi. Pati sa pinindiit. Kung meron sanang ano, yung tag dito, basement. Ang ganda. Yan o. Buriyo mo, laki ng ano, laki ng ano yung mga kati mo. Yung mga daan dito sa Calgary o. Kunin nyo na to o. Yung mayroong basement dyan, no? Oh, 299, no? Laki na, totoo kaya yan, no? Ayan na, nakasale. Diba, totoo nga, nakasale. Ayan, no? Clearance sale, oh. Kahapon wala ito, ah. Yan, ang ganda, oh. Kung may, ano kami, kunin namin ito, eh. Kung mayroong ano kami. Ano ba tawag dito? Basement. Yan, bagay sa basement yan. Sarap matulog dyan. Nawala na ibang clearance dito. Yun na lang natira. Naubos siguro kagabi. Yan. Pero nang card mo. Yung sa'yo, wala? Yun o, mga ka-team. At maraming salamat. At nandyan pa rin kayo hanggang sa matapos ng video natin. Yan, hanggang sa susunod ulit tayo ng video. Yan na. Siguro mga bukas ulit. Yan, vlog ulit tayo bukas. Ngayon, nandito tayo sa ano, sa lansangan. Nandito tayo sa ano,
sa mga iba't ibang klaseng kotse sa paligid natin. Ayan o, dami. Yan, sa mga silent viewers, sa mga nagko-comment, maraming salamat sa araw-araw nanonood ng mga videos natin. Maraming salamat po. At sa mga bago pa lang po sa video namin nanonood, pa-subscribe na lang po. Yon, at hanggang sa susunod ng mga vlogs na lang po uli. Sana tuloy-tuloy niyo po subaybayan ng Team Suliman Vlogs. Sinishare lang namin po yung araw-araw namin buhay dito, para kung may balak po kayong pumunta sa Canada, panoorin niyo lang po yung mga video namin, para ma-inspire po kayo, at para hindi po kayo mawalan ng pag-asa na magpunta ng Canada. Yan, maraming maraming salamat, at see you on the next vlog lang po. Bye-bye! Missing someone, but without you. Missing someone.